Okay, live po tayo. Dito po tayo ngayon sa Iloilo City Boardwalk. Inintay lang namin. Meron tayong gagawin mamaya. Topic natin tungkol sa stress at anxiety. Alam ko marami sa atin may stress, di ba? Alam nyo ba may 10 sakit na pwedeng mabawasan o pwedeng matanggal itong 10 sakit na to kung matatanggal mo yung stress mo based on my experience. Tingnan natin ano yung 10 sakit nyo. Kung ito sakit nyo, baka mawala yung sakit nyo pag natanggal yung stress. Number one, yung mga problema sa tiyan. Yung laging acidic, hyperacidity, kahit yung GERD. Tapos yung irritable bowel syndrome, laging makuluan tiyan. Minsan pag nakita nyo, pag wala na kayong stress, mawawala po to. Kung kailan kayo may problema, may iniisip, may ka-meeting na mahalaga, biglang kukuluyan ang tiyan mo. Connected yan sa stress. Okay? Number two, connected din sa stress yung depression. Kung marami kang iniisip, marami kang stress, mas nadi-depress yung tao. Number three, magugulat ka, muscle pain. Minsan yung sakit ng likod mo, sakit ng kamay mo, sakit ng leeg mo, stress lang pala. Pag nawala yung problema mo, makikita mo, o biglang nawala na yung back pain ko, ha? Gumaling. Ha? Number four, yung mga eczema. Ito yung mga eczema, yung mga sugat-sugat dito sa leeg, mga pimples, psoriasis, minsan balakubak din. Ha? Yung mga seborrheic dermatitis, yung balakubak dito, dito, tsaka dito. Stress-related yun. Naglalabasan pag nai-stress ka. Kaya dapat bawasan yung trabaho, mag-iba ng trabaho. Number five, falling hair. Na lalagas ang buhok. Stress yun. Nagpo-poknot dito. May tawag dun, Doc Lisa, di ba? Yung napo-poknot dahil sa stress. Oo. Number six, high blood. Meron ako mga pasyente noon. High blood siya. Taas ng blood pressure. Oo, kasi lawyer eh. O nag-aaral. So, pag habang lawyer siya, very busy siya, ang taas ng blood pressure, 150-100. Nung tinigil na niya yung aral niya o yung trabaho niya, nung nagpahinga na lang siya, biglang bumaba yung blood pressure. Pati yung maintenance medicine natanggal. So, hindi tunay na high blood. Yung high blood niya, yung stress na nagdadala. Mabilis ang heart rate, nagluloko yung tibok ng puso. Minsan, stress-related din to. Number seven, na heart attack, na stroke, pwedeng stress-related. Bilang cardiologist, napapansin namin lagi yan, merong trigger. May mangyayari sa buhay nila bago sila ma-heart attack. Like, nagpagod, may kaaway, may naging issue muna. Yun ang nag-trigger, kaya inatake sa puso o kaya na-stroke, nainitan o napagod. Number eight, sa mga babaeng irregular ang menses. Pwedeng stress-related yun. Diba, nawawala yung regla. Kakaisip-isip, connected din yun. Number nine, sa mga lalaki, prostatitis. Ito, mga lalaking edad 50 and above, tulad ko, prostatitis, namamaga yung prostate. Bakit? Pinipigilan mo ihi mo, siguro lagi kang nakaipit. Minsan nag-i-inflame ang prostate. Masakit, mabuti pag stress-related. At number 10, insomnia. Hindi makatulog, stress-related. So, ang point ko, kung isa dito ang sakit nyo, GERD, muscle pain, skin, hair, blood pressure, blood sugar, medyo rin, baka related, prostatitis, insomnia. Pag alisin nyo lang yung stress nyo. So, yung iba, hindi na kaya mag-aral sa school, hirap na hirap. O, di ba, ibang course na lang, madali na lang. O yung iba, lawyer sa gobyerno, very stressful. Hanap na lang siya ibang trabaho, nag-retire siya. Tanggal ang stress. Masahaba pa ang buhay. Ano ang 10 senyales na sobra ka ng stress? Okay, bago umabot dito sa mga sakit, mga heart attack. Ano mga 10 signs na dapat alamin nyo, ay sobra na ako sa stress, ha? hindi na kaya ng katawan ko yung bigat ng trabaho ko ngayon. O, tignan nyo, ha? 1 to 10. Number 1, yung lagi ka ng balisa, nervous na lagi, basa na kamay, nginig na lagi. Number 2, hindi na makaisip.
poor concentration, yung utak mo hindi mo na, hindi ka na, minsan parang nawawala na yung utak mo, parang hindi naman nababaliw pero parang na-off na yung utak mo eh. O parang pinipilit mo na lang maging stay focused, mahirap na po yun, sobra na yun. Number 3, wala nang interest sa partner mo or sa sex. Yan, sabihin, sobra ka ng stress. Number 4, pagod lagi. Ah, umaga pa lang pagod na, wala nang energy, ayan, sobra ng stress. Number 5, lagi nang nagkakasakit, laging may sipon, laging may lagnat, laging may infection, yung sabihin, mahina na yung katawan mo. Number 6, warning sign, sobra kang stress, irritable, laging galit, moody, init na ulo. Tsaka makita mo yung mukha ng stress, parang dilat ang mata, hyper, parang hyper sila. Number 7, sign ng sobrang stress, ito medyo pagod na sila, yung mga feeling hopeless na. Feeling wala nang control sa buhay. Number 8, pangit na ang trabaho, pangit na ang aral, hindi na bagsak na sa school, mahina na sa work performance. Number 9, di na makatulog. Number 10, sobra dami kumain, dinadaan sa pagkain yung stress, overeating, or pwede rin ayaw kumain. So ito yung mga signs na sobrang stress, kaya maabot sa sakit. Magbibigay tayo, finally, ano gagawin para mabawasan itong stress sa buhay natin. Diba, tulad ng sinabi ko, long term, isipin mo yung trabaho mo, kung lilipat ka ba ng trabaho, saan ka mas happy. Na kahit mas maliit ang kita mo, eh, mas okay naman yung health mo, diba? Pipili kayo eh. Gusto nyo malaking kita, eh baka maaga naman magkasakit. Let's say, kumita ka nga malaki, pero after 10-20 years, retire ka na. Okay na yung mas maliit kita mo, kaya mo naman magtrabaho hanggang 60-70 years old, diba? So, mas malaki kita mo in the end. So, kung nararamdaman mo stress, pinakamadali is deep breathing exercise, diba? Relax lang, hinga malalim, mag-isip ng magandang lugar, parang dito sa boardwalk sa Iloilo, visualize yung gusto mong lugar, makinig sa music, sa cellphone mo, yung favorite music mo. Pwede mong tawagan, tawag ka sa asawa mo, sa nanay mo, na para malabas mo yung stress mo. Next, identify mo yung trigger. Bakit ka ba na-stress? Meron ka bang ayaw na mukha? Ayaw mo mukha ng amo mo? O may presentation ba? May trigger sa'yo eh. Kung ano nagtitrigger sa'yo, yun ang hugot mo, alamin mo. Diba? Tapos iwasan mo yon. Next, pwedeng umiwas ka na lang doon sa lugar. Pag na-stress ka na, maglakad-lakad ka na lang, exercise. Uminom ng tubig, nakakabawas din yan ng stress. Sinom ng tubig, ihihi. Next tip is self-talk. Positive thinking mo sarili mo, parang kaya ko to. Oh, magaling ako. Dati, nakatrabaho ako 5 taon eh. Mas mahirap pa. Ito, easy lang tong work ko. Oh, nakaya ko na to. Isipin mo yung mga victory mo dati para ma-brainwash mo sarili mo na kaya mo ngayon. Para lang kumalma ka. Next tip, para mawasan ng stress. Kasi ang stress and anxiety and panic attack, naglalabas siya ng adrenaline eh. So, kaya rin, kinabahan ako ngayon, nag-panic attack ako. Maglalabas yung katawan ko ng adrenaline. Alam mo na sintomas noon. Kabog, pawis, hirap na hirap, parang balisa. Pero yung adrenaline na yan, unang shot ng katawan, mga 15 minutes lang yan to 30 minutes. After 15 to 30 minutes, mauubos na yung kabog. Manghihina ka na, aantukin ka naman eh. Para ka nabigyan ng isang shot ng upper. So, wait ka lang. Wait ka ng 15-30 minutes hanggang maubos yung nginig mo, mawawala rin yung nginig. Huwag ka lang gagawa ng mali in the meantime. And last tip, pwede ka uminom ng anti-anxiety na gamot, mga Valium, Xanor, Lexotan. And syempre, final tip para iwas stress, pwede manood dito sa mga videos natin. So, nakita nyo, maraming sakit na pwedeng makuha dahil sa stress. So, yan po, titimbangin nyo. Trabaho, pagkita ng pera, pag-abot ng goals mo, pero kaya pa ba ng katawan mo? Pag hindi na kaya, o di bawas na. Okay? Pero kung kaya ng katawan mo, gusto mo mag-achieve, okay lang, sige, sugod na sugod. Meron pa nga akong tip na maganda eh. Pinag-iisipan ko yung ano yung mga sakit na pag meron ka nito, tigil na sa trabaho or sa goal mo, magbawas na.
Diba? Lahat tayo may goal sa buhay. Lahat tayo may gusto ma-achieve. Ano yung mga sakit na lampas na to ay hindi na kaya ng katawan? Inisip ko yun eh. Nice topic yun. Sabihin ko na rin ngayon. I think yung mga pag na-stroke na heart attack na, nabara na, parang ano talaga yun, cool down na. Nagka-cancer, cool down na, nagka-cancer na. So yung mga major illness, na, yun lang siguro, cancer, stroke, heart attack, na-paralyze na yon. Yun siguro, o kaya nag-aneurysm, nagputok na, nagdugo na yon, medyo cool down ka na. Pero yung mga ibang sakit, tulad ng arthritis lang, wala, tuloy mo goal mo. High blood lang, diabetes lang, kinokontrol ng gamot, pwede ka pa lumaban. Oo. O yung mga ibang sakit. Yung may ibang sakit na kaya naman na walang major problem sa na permanent damage, tuloy mo lang yung goal mo. Ilaban mo yan. Konting ulcer, konting chest pain, kaya yan. Pero yung mga serious, doon na natin sabihin, hanggang dito lang ang buhay natin. Ito lang ang kaya ko. So, pahinga na tayo. So, yun ang mga life advice na dapat nyo pag-isipan kung go pa o hindi na tayo go sa ating goals sa buhay. Maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo itong topic natin. God bless po. Thank you sa lahat na nanonood. Lalo na yung nasa abroad. God bless po.